Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Alam naman natin na mahirap talaga na mahuli ng mga otoridad itong si fugitive Pastor Kibuloy. Yung una nag-serve ng warrant of arrest kung saan nagtalaga ng 100 na pulis, mga June 2024 ito, pero hindi ba hinarang ito ng mga miyembro ng KOJC? At dahil sa pagpigil na ito, may mga gamit pang water cannon, hindi kaagad nakapasok ang mga pulis para ma-serve yung warrant of arrest. Ito nga, pagsiserve ng warrant of arrest na yan, ay sinasabi pa nga overkill ng mga miyembro ng KOJC, pati ang ilang senador, pati nga ang dating Pangulong Duterte at si VP Sara, ay sinabing overkill ang ginawang ito ng PNP. Dahil dito, walang nangyaring positibo sa pagsiserve ng warrant of arrest. Dahil nga naharang ng mga miyembro ng KOJC. Kasi, kung tutusin, mas marami ang miyembro ng KOJC na humarang kaysa sa bilang ng mga pulis na mag-serve ng warrant of arrest. Pero hindi dito tumigil ang miyembro ng PNP. Dahil, may mga namataan itong mga miyembro ng KOJC na mga pulis na nakabantay sa harapan ng KOJC o nung kingdom. Itong pagkilos na ito ng PNP ay binatikos mismo ni Mayor Basti Duterte at tinawag pa nga immature ang mga pulis. Police Brigadier General Nicolas Torre III said they have reason to believe Pastor Akpolo Kibuloy is merely hiding inside the Kingdom of Jesus Christ or KOJC compound. The Davao Region Police Director's revelation is based on certain indicators and informants have passed this information to the authorities. Aside from Kibuloy himself, the informants claim the four other accused in the human trafficking and child abuse charges are also in the said compound. That's what the indicators and the informants are telling us. Nandun lang sa loob. Kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga taga-sunod. Ang indicator nandiyan sa gate, literal, at sa tabi ng kalsada, di ba? So, babantayan mo nila yan ng ganyan klaseng pagdidepensa kung wala naman ang kanilang pinuno dyan. Pero nito lamang August 6, 2024, ay sinabi ni Police Regional Director ng Davao na si General Torre, na ito si Pastor Kibuloy, ay malamang na nasa KOJC premises lang. Nahihirapan lang daw silang mahuli ito kasi ginagawang shield ang mga tao. Diyan siya, ginagamit nila ang kanyang mga tao para i-shield siya. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandiyan siya. At ginamitan pa nga ng water cannon yung mga unang mga pulis na nag-serve ng warrant of arrest. At maliban dyan, napakalaki daw talaga ng compound. Tinatayang 30 hectares daw ang sukat nito. Pero pinabulaanan ito ni Arlene Stone kasi ang kingdom daw ay malamang na 5 hectares lang. Pero ang mas malaki ay yung nasa Tamayong na property. Ito ay malamang na 30 hectares. Dahil nga sa hirap na mahuli itong si Pastor Kibuloy, hinihiling na lang itong si Brigadier General Torre na sumuko na lamang sana si Kibuloy at yung kanyang mga kasama. Dahil kung wala naman talaga silang kasalanan, ay maipagtatanggol nila naman ang kanilang sarili. Sige, kung yan ang gusto nyo, that we play hide and seek in the 30-hectare property, papasukin nyo kami at ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob. Nang walang violence, hindi ako magpapadala ng baril sa loob. Sige, mga tao ko naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed. Pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Nakakahiya, we cannot arrest a single person. Pero nito lamang August 9, 2024, Friday yon, pumapel ang NBI Region 11 sa pamumuno nito si Director Archie Albao para mag-serve ng warrant of arrest dito sa Kingdom. Pinuri nga sila ng mga taga-KOJC sa ginawang pagsiserve ng warrant ng NBI Region 11. Pero pinagdududahan ang ginawang pag-grade na ito ng NBI Region 11 sa pamumuno nga nito si Director Albao. Kasi lumalabas na hindi sila ready sa pagsasagawa ng pag-serve ng warrant of arrest. Dahil nga daw walang ilaw sa loob ng KOJC kaya nahirapan sila. Eh bakit naman kaya kayo hindi pupunta ng handa? So ibig sabihin pag brown out sa loob ng compound at intensyon pinatay yung ilaw? Magiging dahilan na yan para hindi nyo maisagawa ang pagsiserve ng search warrant? Baka lumabas na napakapulpul ng inyong dating, ng inyong aksyon.
para lang kayong naglalaro o namamasyal sa loob ng compound. Pero ito ang mas masakit na bintang. Ito si Arlene Stone, na isa dating miyembro ng KOJC na pinagtitiwalaan ni Pastor Kibuloy. Kaya daw naging ganun ang aksyon nito si Director Albaw ay dahil kasama sa payroll ni Pastor Kibuloy at talagang malapit sa pastor at kay dating Pangulong Duterte. Kumbaga, ka-payroll. Very crucial. You were saying nagbigay ka ng envelope dito kay Albaw na NBI chief ng Davao region. Yes, isa po yan na binibigyan ng binibigyan regularly binibigyan. Yes, ni Kibuloy kapag tumatawag yan at pumupunta doon, may mga isa yan sa mga officials, mga officers natin na nakakatanggap ng money from Kibuloy. Very serious. Masyado silang kapatid. Magkano ang laman? Arlene, magkano ang laman? Hindi ko alam kung magkano ang laman kasi iba po yung nagbilang. No? Pero mga sa tansya mo, mga anong kapal? Mga 100? Siguro mga ano yan, sir. Depende kasi yan sa rank, no? Pag yung mga generals o major, yung may mga ranggo, nasa 100,000 pesos okay. Yan. Oo, pataas. Pero yung mababang rank, nasa 50 to 25, ganun. So, nung time niya, ano pa lang siya nun? Hindi ko maalala kung ano yung rank niya doon. Pero isa siya sa mga malapit na kaibigan ni Mang Canor at ni Digong. Oo. So kaya ang purpose niya, ang purpose na pumunta sila doon, hindi para hulihin si Kibuloy, kundi bigyan ng message, o bigyan ng tips. O sila yung nagbibigay ng tip eh. Pagka may plano yung may plano na red katulad nung una yung ginawa ng PNP, sila yung nagbigay ng tip kay Kibuloy. Bantay sa lakay. Yes, bantay sa lakay talaga yung nila, yung style nila. At scripted nga lang daw yung ginawang raid ng mga NBI Region 11 sa nasabing compound. Ang totoo daw dahilan nito para sila ay mag-raid ay para maipakitang hindi naman daw sila natutulog. At sila naman ay nagpupursiging mahanap si Pastor Kibuloy when in fact, ang pagpunta nila dun ay para magbigay ng tip. Mabigat itong paratang ni Miss Arlene. Siya pa nga daw ang dati nagbibigay ng envelope na may lamang pera dito kay Albaw. Kung ganito talaga nangyayari, mahihirapan talaga silang hulihin itong si Pastor Kibuloy. At maaaring mahihirapan din sila kay dating Pangulong Duterte kung mai-issuehan man ito ng warrant of arrest. Kung totoo man ito, ano maaaring kaharaping kaso? Itong mga otoridad na nagpapabayad para hindi hulihin ang nasabing fugitive. Aba, malino na ito ay direct bribery kung mapapatunayan talagang sila ay tumatanggap ng anumang bagay na may value. So ano ba sinasabi ng batas? Direct bribery. Any public officer who shall agree to perform an act constituting a crime in connection with the performance of these official duties in consideration of any offer, promise, gift, or present received by such officer personally or through the mediation of another. So, kapag ikaw ay nabayaran, kumbaga nabili, para hindi mo gawin ng isang bagay pabor dun sa nagbayad sa'yo, direct bribery na yan. At maaari ka pa rin kasuhan ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, kung maiimbestigahan talaga itong ginawa ng NBI Region 11, kung mapapakitang scripted talaga ito at sila ay nabayaran, aba, e mananagot talaga sila sa batas. Sana maimbestigahan ka agad para malaman natin kung ito ba ay totoong scripted o hindi.
Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clercas, nagpapalala, huwag tulugan ang iyong karapatan.